Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Mga boss, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang team ng NLEX Road Warriors na mukhang magkakaproblema sa mga players nila na hindi makakasama sa PBA Bubble. Update din tayo kay Kai Soto at sa kanyang G League Ignite team na magde-debut na nga po sa November at Solomon Mercado. Makakabalik na ba sa Barangay Ginebra? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pasupport na din po ang ating Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Unahin nating pag-usapan mga boss ang team ng NLEX Road Warriors na mukhang magkakaproblema sa mga players nila na hindi makakasama sa gagawing PBA Bubble sa Pampanga. Inanunsyo kasi ni Larry Punasher na hindi siya makakasama ng kanyang team na NLEX sa pagbabalik ng PBA sa October 9 dahil daw sa family health issue. Hindi naman tumutol dyan si Coach Yeng Yao, ang head coach ngayon ng NLEX. At sinabi pa nito na kahit sinong players naman daw, basta may reason concerning sa health issue sa family, eh hindi naman daw sila pinipilit na sumama sa PBA Bubble at naiintindihan daw naman nila kung bakit hindi sila makakasama. Bukod kay Larry Punasher, eh ang kanilang rookie na si Mike Ayon-Ayon ay hindi rin makakasama sa PBA Bubble dahil may issue ito sa MPBL. Na gusto kasi ng MPBL na dapat daw munang tapusin ng mga MPBL players na nagpa-drop sa PBA ang season ng MPBL na nahinto nga rin po dahil sa pandemic. Mukhang problema nga yan para sa team ng NLEX. Pero mga boss, mukhang hindi lang ang NLEX ang mamumroblema sa mga players na hindi makakasama sa pagbabalik ng PBA sa October 9. Dahil mukhang may mga iba pang players ang hindi rin makakasama sa PBA Bubble. Dahil na nga rin sa iba't ibang reason nila. Tignan na lang natin mga boss kung sino-sinong players pa ang magbabackup sa PBA Bubble. Eto mga boss, breaking news to. Kai Soto at ang buong G League Select Team na Ignite Team. Magde-debut na nga po sa November ayon niyang kay Shams Aranya ng The Athletic. Ang Ignite nga po ay ang G League Select Team na puro mga batang prospect na pinangungunahan ng ating dalawang pambato na sila Kai Soto at sila Jaylen Green. Kasama pa ang matitinding batang prospect na sila Jonathan Tuminga, Isaiah Tad, Daishan Nix at ang pambato ng India na si Principal Singh. Tulad kasi ng mga ibang sporting events, na-postpone din nga po ang pagsisimula sana ng NBA G League dahil na din sa lumalalang sitwasyon noon sa Amerika. Pero sa November, makikita na natin maglaro sa NBA G League si Kai Soto at ang buong G League Selective na Ignite. Sila nga po ngayon ay nagte-training sa Walnut Creek sa California under sa kanilang head coach na si Brian Chow. Madami nga pong Pilipino fans ang nag-aabang na sa magiging laro ni Kai Soto kung gaano na ba kalaki ang kanyang in-improve simula noong nag-training siya sa US. Sa paglalaro niya kasi sa G League at ang kanyang magiging performance kasi ang magiging basihan ng mga scout kung karapat dapat na bang makapasok sa NBA ang ating kababayan na si Kai Soto, na maraming Pilipino ang umaasa na siya ang magiging kauna-unahang purong dugong Pilipino ang makakapaglaro sa NBA. Eto mga boss, ang huli nating pag-uusapan, mainit din ngayon sa social media. Kung makakabalik na ba sa Barangay Ginebra si Solomon Mercado? Eto mga boss, magbibigay lang ako ng aking personal na opinion sa bagay na yan. Kasalukuyang kasing nasa pre-agent status itong si Mercado na pwede naman siyang kuwanin ng Barangay Ginebra. Yan ay kung kukuwanin nga siya. Loaded na kasi ang posisyon ni Mercado sa Ginebra, lalo pat may mga rookie na dagdag sa lineup nila. Saka para sa akin mga boss, mas gusto kong bigyan ng pagkakataong magpakitang gilas yung mga batang players ngayon ng Barangay Ginebra para malaman natin kung kaya ba nilang dalhin ang magiging future ng kanilang team. Pero alam naman natin na mahilig sa veterano si Coach Tim Cone, yung mga veteranong nasubukan niya na. Kaya siguro may posibilidad itong makabalik sa Barangay Ginebra. Magaling din kasi ang player na to mga boss, kaya nakakapanghinayang itong palampasin. Siya kasi dati yung pumipigil kay Allen Durham,
at malaki din ang naiambag niya sa tagumpay noon ng Barangay Ginebra. Para sa akin mga boss, posibleng makabalik ito sa Barangay Ginebra sa pagsisimula ng PBA. Boss Calvin Ro. Ano Javier, kay Ma'am Emma Bernardo, kay Boss Amo Marlu, at kay Sir Alex Prado. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.